meeting, eh? Ano? Okay, wala pa yung ating mga taga-Roma, ha? Si Brother Mike pala. Inasan sila, Brother Mike? Asan kayo sila? Nakatagalit yung Tres Piñas, ha? Alam ko kasi yung kaan doon sa palikod doon, eh, yung grupo yung mga yun. Sa Tres Piñas, ha? Nakatagalit. Nakatagalit. Alright. At huli po, magandang gabi po sa inyo. At ngayong hapon ay ating kapiling si Nanay Mercy Ledesma mula sa Lumba, ha? Hindi na rin kayo ba? Ngayon po siya yun. At kasama rin natin ngayon si Torres Magano and Ami Del Mundo. Bisita naman ng Brother Nestor. Tayo po, Torres Magano. Ayan, at si Ami Del Mundo. Ayun. Sila po yung taga San Pablo Sur, ha? Sila ni Mercy naman ay taga Lumban, Sarawak. No, at paparating din sa Brother Alex, sila yung nasawa niya. Ay, ano? Magaling din po sila sa Sarawak, ha? Alright, masan yung iba ko sa book of Mark, chapter 14? Mark 14, at ating basahin po, verse number 1 to number 9. Mark 14, verse 1 to number 9. Marcos chapter 14, verse 1 to number 9. At muli po magkaroon tayo ng palitan pagbasa. Marcos kapitulo 4, talatang 3 hanggang 9. Mark 14, verse number 3 to number 9. At kung nakatano po ninyo, magkaroon tayo po ng palitan pagbasa. Ready na po? Ako muna, and being in Bethany, in the house of Simon the Leper, as he sat at meat, there came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard, very precious, and she broke the box and poured it on his head. Or it might have been sold for more than 300 pence and had given to the poor, and they murmured against her. For ye have of the poor with you always, and whensoever ye will, ye may do them good, but me ye have not always. Alright, verse number 9, sabay-sabay tayo. Verily I say unto you, wheresoever this gospel shall be preached throughout the whole world, this also that she hath done shall be spoken of for a memorial of her. Now, itong mga ating binasa nito, ito po isang pangyayari, bago siya dapin at ipako sa krus. At makikita niyo po yan sa talatang isa hanggang dalawa. No? Sapagat sa talatang isa hanggang dalawa, sabi ng Biblia, after 2 days was the Feast of the Passover. At ito po mga, punong saserdote at mga eskriba ay nag-uusap na, nagkupot sa bahana kung sa papaanong paraan nila dadapin at papatayin ang ating Panginoon. Nakatanim mo ba yun? Nakatanim mo ba yun? At sa talatang dalawa ay napagkaisa na nila. No? Sabi nila, not on the feast day, lest there be an uproar of the people. Maniwala, amen? Na itong mangyayari ito ay naganap, malapit na siyang dapin at ipako sa krus. Nakatanim mo ba? Amen? Kaya itong araw niya, talatang tatlo, ang Panginoon ay nagtungo ng Bethany. Tingnan po ba yan? At siya po'y bumisita sa bahay itong si Simon na dating ketongin. At siya po'y naupo doon at habang siya po'y naupo, sa Biblia, isang babae ang tumayo at
kanyang nadala itong napaka mamahaling pabango. Kita niyo, anong klaseng pabango yung nadala ng babae? Alabaster box of ointment. Ano bang sabi? Anong klaseng pabango? Of what? Spikenard. And then what? Very what? Oman. Sa Tagalog, napaka mamahaling pabango. Ito yung kanyang binasag at kanyang ibinuhos sa ulo ng ating Panginoon. Nakatitig mo ba yan? At sa ayon sa talatang lima, magkano ang halaga ng pabango? Ulit, magkano ang halaga? Talatang lima? Nagkakahalaga ng what? 300 pence. Ha? 300 pence. At sapat daw ito na makatulong sa mga dukha. Kita niyo? At sabi natin kanina ng umaga, anong ibig sabihin ng 300 pence? Ito'y katumbas ng isang taong sweldo ng pangkalihiwang manggagawa during that time. Kaya napakamamahalin. Amen? Nakatingin ba? Oh, of course. Pagkat ginawa ng babae, hindi na, marami ang hindi natuwa. Nagkalit pa yun ba, di ba? Pero sabi niya, Panginoon, mag-uwi siya. Pabayaan niyo siya. Pabayaan niyo siya. Okay, now, ibig ko pong pag-uulihin ng pansin, yung talatang siya. Yung sinabi ng Panginoon, patungkol sa ginawa nung babae yun. Yung talatang siya, kanina po sa Tagalog. Kanina po sa Tagalog. Pwede yan? Sabay-sabay tayo. Alright, ano sabi ng Panginoon sa ginawa ng babae? Kaya, at katotohanan, sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan ay sasaysayin din ang ginawa ng babae ito sa pag-alaala sa akin. Maliwanag. Amen? Na yung ginawa ng babae, hindi makakalimutan. Laging pag-uusapan habang ang mundo ay mundo. Maliwanag ba? Amen, Lisa? Pagpapakita na nasiyahan ng Panginoon sa kanyang ginawa. Maraming nagali pero natuwa ang Panginoon. At siya mismo nagsabi, yung ginawa niya, hindi kakalimutan. Habang ang mundo'y mundo, sa tuwing niyang ipangangaral ng Ebanghelyo, mababanggit ang ginawa ng babae nito. Alright? Ah? Manangan ito, dahil ng Diyos. Ako po yung gabayan, patubayan. At mangusap ka sa lahat ng narito. Help me, my dear Lord, bigyan mo ko ng lakas, ng tinig, at ng kapangyarihan upang dalhin ang iyong banal at buhay na salita. Dalhin ko pagkapala, madakil ng Diyos, sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Alright. Na bakit sinabi ng Panginoon na yung ginawa nitong babae ito ay pag-uusapan at lagi aalalahanin habang ang mundo ay mundo. Of course, upang ating maunawaan ito pong pangyayari nito ay may dalawang, mayroong limang katanungan tayong gagamitin. Sa ganung paraan ay ating maunawa kung ano talaga ang nadala nung oras na yun, nung araw na yun na ikinatuwa ng ating Panginoon. Number one, who was this woman? Who was this woman? Sino ba itong babae ito? Sino ba siya? Now, according to the book of John, chapter 12, verse 1 to 5, ito po ay, ang babae ito ay nagngangalan Mary. Ha? Nakababatang kapatid ni Martha at ni Lazaro. Alright? Sino siya? Ang pangalan niya? Maria. Okay? At siya'y nakababatang kapatid ni Martha at nitong si Lazaro. Alright? Now, si Martha ay talented na babae. Magaling magluto, magaling sumulugar, okay? At ganun din yung kanyang kuya. Dato po itong si Maria, itong si Mary, wala siyang talent na tulad nitong kanyang mga kapatid. Ha? Okay, wala siya naman ng talento na kanyang maihahandog kay Kristo na bumisita sa kanilang bahay at meron siyang paniniwala na yun na ang
kanyang naidudulot sa ating Panginoong Kristo. Di ba namigay siya? Amen? At yun nga yung kanyang inihandog. Alright? Muli sa temple siya, tandaan, sa pangyayari ito, ang makikita nyo, walang tao na walang maihahandog kay Kristo. Palibig? Walang tao na walang magagawa sa Panginoon. Di ba namin? Si Mary, walang anumang yaman. Walang anumang talento, pero meron siyang pabangong kaya niyang ihandog sa Panginoon. Kaya nagin siya, alam niyo, tumatalan yung tao sa church. Akala nila, ang tanging mula namang magpaglilingkod sa Diyos ay pag umawit ka sa kuway. Pero hindi lahat kayang umawit. Hindi lahat may talento at may boses. Ang iba naman, akala nila, sapagat hindi sila kayo magtulong gaya ni Brother Boy o ni Brother Paolo, lalo sila magagawa. Pero hindi lahat ay binigyan ng Diyos na kakayahan makapagturo. Ano ba? Hindi lahat may kakayahan tumayo sa gitna at magsalita sa maraming tao. Ano yung sinig? Amen. Kaya huwag mo akalain wala ka nang magagawa sa Diyos kung hindi ka makakaawit o hindi ka makapagturo. Tandaan natin, lahat tayo ay merong kakayahan. Walang taong ligtas na walang kayang ihantog sa Panginoon. Meron ka. Di ba namigay siya? Amen? Meron ka. Ano yung ihantog ni Maria? Anong tama? Pakibasa? Alabaster box of ointment. Pero para maihantog niya, anong ginawa niya? Binasan niya. Para lumabas yung bango. Nakikinig sa akin? Ganun din tayo pare-pareho. Amen? Meron ka sa pagkatao mo na kayang ihandog sa Diyos na wala ang iba. Yan yung bisya? Amen? Yeah. Okay. Now, secondly, why did she do it? Bakit niya ito ginawa? Ba't ito ginawa? Alright? Now, ngayon, kung ikaw ay tatawin ko rin ngayong hapong ito, ha? Alright, why did you do what you do? Bakit mo ginagawa yung ginagawa mo ngayon? Paano ba yun? Bakit ka narito? Anong dahilan? Nakikinig sa akin? Ba't ka narito? Ano ang nag-udyos sa'yo para kumalito ka? Dalil ha? Amen? Kanina mo ba ka? Kinamaga. Okay? Parang kanina umaga, may inibitahan ka. Diba? Parang kanina umaga, umalit ka, parang yung iba, nag-testimony. Pero, of course, ang tanong is that is, why did you do what you do? Anong nag-udyok sa'yo? What compels you to give or do what you do? Anong nag-udyok sa'yo? Diba? Natanungin mo, bakit nagawa ni Maria na ibigay yung ganung kalaking halaga na pabangon? Bakit nagawa niyo? Alright. Magkano ulit yung halaga ng pabangon? Katumbas ng isa? Katumbas ng what? Walang isang taong sabi, di ba? Now, yun po'y precious. Bakit precious? Sapagat kadalasan sa mga hudyo na babae, sila po'y talaga ang nag-iimpok ng salapi para mabili yung ganung kamamahaling pabangon. At ito po'y inilalaan nila sa kanilang kasal. Gano'n yung ako? Kaya napakahalaga. Hindi na kaya ulitin nila yun. Ang ginig sa akin, pero bakit na ginawa yun? Anong dahilan? Sapagkat, of course, simple, mahal niya si Jesus. Amen. Mahal niya ang Panginoon. You see? O, papakita ko sa inyo. Alright, record niyo dito. Bakit? Why did she do it? Number one, Luke chapter 8, verse number 2. Makikita nyo, anong nag-udyok kay Maria para ibigay yung ganong klaseng mamahaling pabangon sa Panginoon? Alright? Luke chapter 8 and verse number 2. Sabihin nyo ako ano, ha? Luke 8 and number 2. Luke 8 number 2. Alright. Anong pangalan niya ulit? Okay, Mary, ha? Mary of Bethany. Si Mary na taga Bethany. Alright? Luke 8, verse number 2. Ready? Basa, and okay.
Alright, verse 1 and 2. And it came to pass afterward that Jesus went throughout every city and village, preaching and showing the glad tidings of the kingdom of God, and that were with him. So kasama yung labing dalawa, ha? Okay, sino ba ang kasama ni Jesus? Talatang dalawa, and what? At ilang kababaihan, okay, which have been healed of evil spirit and infirmity. Sino ba yung kanyang kasama? Yes, si Maria na taga-Bethany na tinatawag din Magdalena, out of whom went what? Pagkatakas? Ito mo? Ilang demonyo ang pinalis ng Panginoon sa kanyang katawan? Pito. Nabawa, di ba yun? Alam mo sa tiyan? Kung pitong demonyo ang sumalit kay Maria, listen carefully, ano pa siyang babae siya nung araw? Nung wala pa si Jesus sa buhay, ano pa siyang babae siya? Sagutin niyo ako. Isang demonyo lang sa masama na buhay, magpito pa. Nakikinig sa atin? So lumalabas, wala ang panahon siyang pinahirapan ng demonyo. Walang makatulong sa kanya. Walang makapagpalaya sa kanyang pagkaalipin sa demonyo. Masama siyang tao. Pero isang araw, dumating si Kristo sa kanyang buhay at siya'y pinalaya sa diablong umalipin sa kanya. Amen? No, hindi mo ba iibigin yung nagpalaya sa'yo? Hindi mo ba iibigin ang paglilingkuran? Yung tumubo sa'yo, nagdita sa'yo? Ganyan din siya? Kaya kung tatang Maria, bakit mo nagawa yan? Simple ang sagot ni Maria, si Jesus ang nagpalaya sa akin. Ba't ako magkakait sa kanya? Ganyan din siya? O, pangalawang bagay. Alright, sino yung kanyang kuya? Si Lazaro. Hindi ba si Lazaro namatay? Bulok na? Diyan chapter 11. Yan eh? Bulok na si Lazaro. Patay na siya. Yan eh? Namatay siya sa Patsy kasi nasa malayong lugar. Dumating ang Panginoon at sabi niya, saan mo siya tinuking? Saan? Buksan niyo ang libingan. Ang sabi nito, Lord, sa mga oras nito, magpango na siya. Yan eh? Ano sa sagot ng Panginoon? Hindi ba kayo nananayang niwala na ako ang pagkabuhay na muli? Buksan ninyo! Lazaro! Come forth! Ba yung bulok na buhay? Nakalabas pa? Siya ang buhay kay Lazaro. Halimisin ka siya? So Maria, bakit mo ito nagawa? Simple yung kanyang sagot, siya ang nagdita sa akin at siya ang nagbigay buhay sa akin, kapatid. Bakit ako magkakait sa kanya? Teka, ang tatanong ko, anong nagawa ng Diyos? Wala bang nagawa ang Diyos sa buhay mo? Hindi ka ba dinatulungan? Okay. Angat ng bagay, why did Mary do it? Mark 14, verse number 3. Mark 14, verse number 3. Lumalabas, si Simon, asawa niya. Alright? Huh? Okay? Tayo lahat. At samantalang siya nasa Betania, sa bahay nino, Simon Ketoni. No, sino si Simon? Asawa ni Mary. Yeah? Now, of course, kung tayo, nung mga oras bang yun, nung si Jesus nagpunta sa bahay nila, sa palagay, di ba si Simon may ketong pa? Ay, patuloy ko. Meron bang may ketong na dumaan sa harap ng Lord na hindi nalinis? So lumalabas, si Simon na asawa ni Maria, dating ketong pero pinagaling ng Panginoon. Nainigil siya? Oh, okay. So Christian, okay, tapos ang tanong ko, are you not thankful for what the Lord had done in your life? Amen? Hindi ka ba mapapasalamat? Hindi, wala ka bang ipagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang ginawa sa iyong buhay? Oh, mga kapatid, kung sa oras nito, tiyak mo langit ang pupuntahan mo. Ha? Yun lang, sapat ng pasalamatan at maghandog ka at huwag kang magkait ng anuman sa ating Panginoon. Amen? Amen? Palagi mo sinasabi, ano, alam niyo, ano man ang gawin mo, ibigay mo kay Kristo, hindi siya dapat mag-thank you sa iyo. Ikaw ang dapat laging magpasalamat sa Kanya.
Amen? Sapagkat dakila ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Binigyan ka niya ng katiyakan ng langit. Binigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Pinatahan niya sa iyo ang banal na Espiritu. Binago niya ang buhay mo. Iniligtas niya ang buong sambahay mo, ang mga kapatidok magulang mo, naligtas dahil kay Kristo. Ano may pagkakaib mo sa Panginoon? Amen? Iyan lang, Maria, bakit mo'y tinagawa? Bakit yung pagawang napakamahal, ibinuhos mo lahat kay Kristo? Ito mo nalang sa Lord. Amen? Amen? Ano hindi, wala ko naman yung sa Lord, kung sakali mo magkaroon pa siya muli ng alabaster box appointment, kulang pa! Amen? Kulang pa kung yan ang dito sa Lord. Totoo naman, hindi natin kayang tapatan ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Amen? Yan ang kayang tapatan. Kaya marapat lamang na ibigin na rin siya, paglingkod natin siya, at kung meron man ikaw alabaster box appointment, marapat lamang na ibasagin at ibigay lahat sa ating Panginoon. Alright? Kaya ngayon sa hapon ito, ano sa palagi mo ang maiaalay mo pa sa ating Panginoon? Si Maria, anong ganyan niya ito? Mamahaling papa mo, ikaw, anong maliyahan doon? Kay Maria, nung oras niya, ang presyo sa kanya ay what? The alabaster box of oil. And alam ko naman, sa hapon ito, ano yung very precious sa buhay mo? Ha? Na pwede mong ihandog sa ating Panginoon? Of course. Number one is what? Yung ating life. Yung buhay mo. Nakikinig sa amin? Yung buhay mo. Lagi naman natin napapakailan, di ba? Amen? Sino makikinabog ng buhay? Kanina mo iahandog yan. Kung hindi mo iahandog sa Diyos, kanina mo iahandog yan. Amen? Your life. Alright? Number two is what? Your life to is what? Time. Una ang buhay. Pangalawa is what? Panahon. Amen? Amen? Your life. Ngayon, ang daming alok ang mundo. Di ba? Kaya sabi, kakunti na naman nagsusurrender ng buhay sa Lord, nakabataan. Sapagkat ang mundo, maraming i-offer. So, totoo naman, di ba? Ang church, kapag hindi nagtipon at hindi hinabon ng young people niya, ang church ay ang mga member, ang mga wifey, ang mga young people, hindi papakinabangan ng Lord. Kapag walang iaalok ang church, maraming iaalok ang mundo. Bakit yung mga bata natin napupuyat sa kalukuhan? Hindi ba? And then, tuwing umaga, pagod na pagod. Puyat na puyat. Saan ang puyat? Saan ang pagod? Wala, walang kwenta. Napuyat na pagod sa laro. Hindi ba? Saan man lang kung nagbo-boxing ka, nag-mixed martial art, nakilipagbangasan ka ng mukha, pwede pa, hindi ba? Meron pang talaga magandang reward eh. Kasi napuhayin ka sa kagaganan eh. Diba yung kanili niya, putpud na, kakapinanggit na. Hindi mo. Balit din ka na. Nung araw yung mga bata, nagpuputpo dito sa akin niya. Yung anong tawag doon? Ginagawa dahil. Kakarating laang, kababa laang ng bisita. Oo, makagising
alam ko talaga kung talagang hukum. Na talagang meron siya nang hinanap ka, nakamatay. Nakamatay. Okay lang. Tapos ito ko naman pagod eh. May pinagpakuran. Amen? May gano'n akong bagod ko. Kaya papalat, magpakit ko lang si Martin. Ay, bakit? Ikaw ba't yung mga pinipin mo? Wala, hindi pa tumulong ka ng makeup eh. Kasi yan, bakit? May kailangan mo yung makeup. O, di ba alam kung nakapes mo, di ba alam mo? Hindi ba yung hindi na sayang ang buhay na? Kaya galit ng Panginoon. Kaya, why did she do it? Yes, sapagkat inalangyan siya ng Panginoon. Oo, ginawa niya sapagkat binuhay ni Kristo yung kanyang kunya at pinagaling kasakit ang yung kanyang asawa. Okay? Kaya be thankful, Christian. Going away the task, be thankful. Serve God. Amen? Amen? At ano mang mahalagang bagay na meron ka na hihingi ng Lord kung may pagkain. Kaya mo makinabang ang Diyos sa buhay mo. Diba? Amen? Wala akong panahon kung nakinabang sa iyo ng mundo. Wala akong panahon na kinabang sa iyo ala, sukan, sigarilyo. Wala ka naman ng tango. Amen? Amen? Wala kang ganitin pa lang magtanda, pinakamagaling maglasin. Wala. Patay na lang. Nangamati na lahat ng iyo. Amen? Pasalamat ka. Nadukswan pa ang buhay mo. Amen? Pinakamagaling, pinakamagaling sa sako. Wala na rin yun. Hindi na makita. Hindi ba? Wala, hindi na makita. Pag hindi ka tumigil, baka pang 31 ka. Amen? Totoo, hindi ba? Kung hindi ka na safe, baka wala ka na rin. Magkakait ka pa ng buhay mo sa Lord. Kaya, marapat lang. Naibigin siya, pag-reinforce siya, at pag-alayan siya. Ano man ang mahalagang bagay, meron ka. Huwag mong ipakain sa Diyos. Buhay mo, panahon mo, talento mo. Amen? Talento mo. Sa pag-awit. Amen? Sa pagsulat. Amen? Sa pagpapayo. Sa mga aral. Sa pagtuturo. Huwag mong ipakain. Amen? Amen ko siya. Hindi lang naman singing, preaching, teaching. Meron na ang kalat ng Diyos. Okay? Anong talento meron ka? Anong abilidad meron ka? Sino nakikinabang sa abilidad mo? Okay? And then what? Your money. Correct? Huwag mong ipagkait sa Panginoon. Amen, Christian? Amen? Ito mo. Okay, sige po. Nakikinabang kayo sa akin? Isipin po yun. Hindi nyo napansin Bakit may mga tao na nag-church pero tumitigil, isa sa dahil lang kapag ang pinag-usap ang pera, bigit pa, pera. Yun di ba? Na totoo, kung talagang ligtas ka, madalas dyan kasusubukin ng Panginoon. Sapagat alam ng Diyos, ang pinakamalapit sa puso ng tao yung kanyang salapi. Pakialaman mo lahat, banggitin mo, pero wag mo lang magbanggitin. Magkano yung pera mo? Bakit? Kukulin mo? Tanda mo, sabi lang, kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. Amen? Na ano sa lang, mag-impo kayo ng kayamanan doon sa langit. Hindi kayo nakawin, hindi linibos, hindi magbubulok, hindi kakarami. Sa pagkat kung nasaan ang iyaman mo, doon naroon ang iyong puso. Amen? Amen, Bishop? So why did you do it? Ay, bakit ito nagawa ni Maria sa Lord? Sabagat dakilang bagay ang ginawa ni Kristo sa kanyang buhay na hindi kayang tapatan, hindi kayang bayaran sa laki. Amen? Ba't totoo naman? Diba? Diba siya sa Bible niyo? Na mula pa ng lumang tipan, ha? Mula pa ng makatao, wala pa isa man. Ano ba? Ito, batas mundo. Pag gumaling ka sa kaya tungo, magpakita ka sa pag may kitong ka, umalis ka.
pumunta ka sa lugar na walang tao. Di ba yung batas doon? At kung mayroong dadaan sa tapat niyong lugar na tao, sumigaw ka ng, madumi ako! Para nalayusin na. Ngayon, kung sakaling gumaling ka, batas ito ni Moses, kung sakaling gumaling ka, ang una-una mong gagawin ay magdumo ka sa templo at magpakita ka sa high priest. Yun ang batas during the time of Moses. But listen carefully, simulang-simula, wala pang nag-report na may ketong nagumaling sa high priest. Tanging si Naaman at si Miriam. Pero wala na. Wala sumunod. Kasi, pero bigla na lamang. Pagdating ng Jesus na tinatawag na Kristo, na siya raw ang Mesiya, doon natanap na maraming may ketong. Meron pang sampu. Meron pang sampu. Sabay-sabay kumalil. So nagpakilaman si Jesus na ang Mesiya. Amen? At siya lamang ang nakatulong sa asawa nitong si Mary. This is how you know. Bakit siya magkakayin? Kaya nung gabi, kaya nung araw ngayon, alam ni Mary, ito na namin yung sandali. Hindi na muli pang babalik dito sa tanaring Panginoon. Hindi mong tatagal, dadampi na siya. Kaya yung kanyang very precious, binasag niya upang ihagdog kay Kristo. Correct, tanging Kristo. Ano yung napakahalagang bagay sa mundo ito? Para sa iyo, ha? Na kaya mong ihagdog sa ating Panginoon. Okay? Napalitong bagay. Number one, who? Number two is what? Why? Number three, where? Where did she do it? Saan nito ginawa? Notice verse number 4. Balikan niyo po, Mark 14 and number 4. Mark 14, verse number 4. Alright? Alright, so napakapamahaling pa ba mo, ha? Napakapamahaling, no? Okay, at nakatindi po, nung basahin niya yung bangong malibuya sa buong kabahayan at sa labas, naamoy ng lahat ng tao. Amen? At nasabi nila, very precious, napakamahal, napakahalaga. Okay? Now, ngayon, sino'ng palagay? Okay, sino'ng palagay? Kung ikaw ay naroon ng oras na iyon, ang hindi pag sa akin? Sa iyong palagay, kung ikaw ay naroon sa oras na iyon, at alam mo, kung gano'ng kahalaga ng pabangunyon, ano sa palagay mo, ano kaya ang sasabihin mo, iisipin mo, kung nakit ka mo, ito yung ginawa ni Maria kay Cristo, ano sa isipin mo? Ha? Naniwala ko, sa oras yung sabihin mo, matutuwa ka, but I doubt. Sapagat, sa kanyang talagang apat, nung ito'y gawin ni Maria, pakilakas, datapwa, may ilang na nagalit. Kailan niya? Amen? Nagalit. Okay? Sa loob na ngayon, nagsabi, anong layon ng pag-aaksayan ito ng kumuwento? Nakita niyo? Hindi na tumawag mga tao. Kundi what? Anong nangyari? Nagalit. Sapagat ang nasa isip nila ay what? Nagsayang lang daw yung babae. Nakatingin po? Sinayang lang daw ng babae ng baba mo. Pero, kanina ba ipinigay? Kanina ipinigay pa ba mo? Kanina ipinuhos? Kanina ipinuhos, makalakas? Sa ulo ng Panginoon, sa paa. Pala ba? Kanina ipinigay pa ba mo, makalakas? Sa Panginoon, saan ipinuhos? Sa ulo, paa. Eh? Alam niyo kung anong pinagkuskos? Yung buhok ng babae. Okay? Oh. Pero anong sabi ng mga tao? Bakit siya natuwa ng mga tao? Naggalit sapagat ang sabi na nagsayang yung babae. Okay? Now, anong sabihin? Pangatong bagay, where did she do it? Napakaliwanag. Yung ginawa ng babae, ikinagalit at pinintasan nila. Maliwanag ba? Pinintasan. Amen? Amen? Pinintasan. At sila bilang, pagsasayan yung ganyang ginawa. Alright? So where did you do it? Yes, in the face of criticism
and unbelievers. Alright? In the place of what? Bakit na? Criticism in din what? Unbelievers. Okay? Pero yung ginawa ng babae, sabi ni Cristo, tama na, ano? Tama ba? Yung ginawa ng babae, ano sabi ng Panginoon? Tama yung ginawa niya. Pero sa mata ng tao, mali. Sa mata ni Jesus, natuwa siya. Pero sa mata ng tao, nagsayang daw siya. Nakikinig ka sa akin? Amen? Iba ang paningin ng tao sa paningin ng Diyos. Nakikinig kayo? Amen? Kaya kung ikaw, sa tuwing ang nagagawin ka sa Lord, at ang titignan mo eh, ito ba'y magiging katanggap-tanggap sa tao, walang mangyayari sa iyo. Sapagkat sa tuwing ang may gusto kong gawin para sa Lord, hindi katutuwa ng tao. Ang mahalaga, gawin mo kung alam mo ito ay tama sa paningin ng Diyos. Amen? Amen? O nag-church ko rin ng umaga. Pero bumalik ka nung gabi. Alam mo, sa mga ng tao, nagsayang ka ng oras. Pero sa mga ng Diyos, tama ang ginawa mo. Alright? Dahil kung sinasabi, mga young people, mag-surrender kayo sa Lord. Okay, hindi nyo kailangan yung tinatawag na approval ng tao. Ang mahalaga yung approval ng Diyos. Hindi ba? Sapagkat hindi po tayo lagi maiintindihan ito sa lahat ng ating ginagawa. Ha? Alright? Ha? Okay. Yung kilala ko ng pastor eh. Uno, kulang-kulang 40 taon na siyang pastor. Pero sabi niya, pastor, alam niyo, nung ako'y magpara sa Bible school, hindi ako maintindihan ng nanay ko. Nagagalit siya akin. Pero nag-aral pa rin ako. Ngayon, pastor na ako matagal, magpahanggang sa hindi pa rin ako naiintindihan. Bakit hindi ako nagtuloy sa engineering? Totoo naman eh. Pero kung inintindi niya, di ba, yung approval ng tao, hindi siya pastor ngayon. Nakikinig ka sa akin? Amen? Amen? So tonight, listen to pray. Ano ba? Safe ka na. Alam mo, ligtas ka. Talagang pinigubal sa tinigubal sa Kristo. So marapat lang bautismo lang ka. Sa Pat si Jesus, nagpabautismo rin eh. Bilang halimbawa, para tulad mo siya. Siya rin ang nagutos. Amen? Baptizing din. Amen? Amen? Kung magpapaalam ka, nakikita sa akin, kung magpapaalam ka sa mga mag-anak mo, kaibigan mo, kapamilya mo, palagay mo, papayagan ka nila. Of course na. Sapagat hindi nila naiintindihan yung gagawin mo. Amen? It is between you and God. Di ba alam ni Christian? Amen? Yung tithing, yung offering, yung commitment. Palagay mo, maintindihan naman mo. Of course not. Ang isip ng mundo, pera-pera lamang tayo. Of course, hindi ang ginagawa ito para lang tayo ang ginagawa natin sapagkat ito ang utos ng Diyos atin. Amen? Amen, Christian? Amen? So, kaya nga, asahan mo. Nasa tuwing yung nagagawin ka sa Lord, may mga taong pipintasan ka at mayroong masamang sasabihin sa'yo. Pero hindi mo kailangan kanilang approval. Ang kailangan mo is what? To please God. And the approval of God. Alright? Kaya mahalaga, be all out for Jesus. Ano man ang sabihin ng tao. Alright? Okay? Maaaring sabihin na, nagsasayang ka ng panahon, nagsasayang ka ng oras, nagsasayang ka ng sarili. Pero huwag mong kalimutan, walang sayang kapag ito'y inihandog mo sa Diyos. Amen? Amen? Hindi tayo nagsasayang ng oras nito. Sumasamba tayo sa Panginoon. Amen? Number 4, when did she do it? Kailan ito ginawa ni Maria? Ha? Okay, kailan ito ginawa? Alright? Ngayon, pagkakamun yun, napakahalaga, napakamamahal, may kailang binasa, binuhusin.
verse number 7 to number 8. All right? Now, ay lahat, sabi ng mga tao, ha? Okay. Nagsayang siya, ha? Ng pabango. Dapat sana ay ipinagbili na lamang din pabango at yung napagbenta ay ibinibili na lamang sa mga mahihirap. Yun ang sabi ng tao. All right? But in verse number 6, anong sagot ng Panginoon? Pakibasa na, number 6? Number 6. Okay, sabi-sabi-sabi. Ayun, Tagalog. Dapat mo, sinabi ni Jesus, papayaan niyo siya. Bakit din niyo siya binabagabag? Mabuting gawa ang Ginoo niya sa akin. Amen? Tayo ang ginawa niya. Verse number 7. Sapagkat laging nasa inyo ang mga dukha at kailan man ibigin ninyo ang ay mangyayari, magawan niyo sila ng magaling. That dapat ako'y hindi laging nasa inyo. Amen? Totoo naman eh. Amen? Totoo naman eh. Lagi na lang kayong ginagamit. Lagi na lang yung buong bibig yung mahihirap. Lagi na lang yung buong bibig ang pagtulong sa mahihirap. At anumang oras pwede kayong makatulong, pero yung panahon, yung ukol mo kay Kristo, hindi laging bukas. Amen? Amen? Ito mo sabi ng Lord. Kaya kahit kailan, pwede naman kayong tumulong din eh. Pero ako, hindi ako laging kasama niyo. Alright. Sabi mo ko din. Pagkatapos dito, dinagip ko kanina, nakikip mo kayo? Dinagip na siya. Pinahirapan na siya. Ipinako na siya. Namatay na siya. Nilibi na siya. Alright? At sa Matthew chapter 28, may mga babae, binisita yung kanilang libingan. At may talagang sila, Brother Mike, na mga mamahaling paboruhin. At ang plano nila, Brother Mike, yung bangkay ni Kristo, papahiro nila ng pabango. Pero laking gulat nila. Sapagkat pagdating nila sa libingan ni Jesus, anong nakita nila? Palito? Wala na yung takip ng libingan. Bukas na. At pagsilip nila, ay, wala na yung katawan ni Kristo. At ang nakita na naman nila ay yung pangbalot, nakapindok ng maayos. Pero si Kristo, wala na doon. Nakikinig sa akin? Kaya yung pabango na ipapahid nila, hindi na gamit. Yun ang nasayang. Nakikinig sa akin? Amen. Amen. Yung pabango, ipapahid. Well, hindi na gamit. Yun ang nasayang. Pero yung inipo ni Maria, ipinagin yun. Hindi sayang. Ano yung sabihin? Tama si Kristo. Ako'y hindi nila din kasama. Yung magagawa mo sa akin ngayon, gawin nila. Amen? Amen. Sa pag-isang araw mo na ngayon, it's too late na maglingkod ka sa kanya sa pagkawala ng panahon. Amen. Yan yung so kaya, do what you can, when you can. Because one of these days, it's too late to witness. Amen? Isipin mo rin. Ha? Gawin mo yung magagawa mo sa Panginoon. Sapagkat sa araw mo na ngayon, huli na ang lahat. Amen? Meron ka bang gustong i-offer kay Kristo? I-offer mo na ngayon. Amen? Meron ka bang gustong bisitahin para witnessan? Puntahan mo na, witnessan mo na. Amen. Baka sa pagbalik mo, wala na siya. Are you with me? Amen. Mm. Okay? Totoo nga ako, sapagkat kanina umaga, no? Red Paulo, yung ating tiyuhin, at yung kanyang dalawang anak, nakarating. Talaga, naging burden ko yun. Naging burden ko naman yun eh. Ha? Naging burden ko yun. Sapagkat hindi na itatanong yung si Sandy, siya yung unang-unang naturuan ko no kay Masig. Siya yung pinukwento ko, pinuntahan ko pa yung nanay niya sa PGH. Okay? 1985, tanda ko pa yun. 1985, pinuntahan ko yung nanay niya. May cancer yun sa tayo na pinuntahan ko sa PGH. Hindi ko nakausap. Siya nakausap ko.
Okay, hindi pa ako marunong, hindi ako marunong. Sabi ko, tanda-tanda ko talaga, dala ko ay tatlong page na yellow pad na kasunod lahat ang sasabihin ko. Binabasa ko sa kanya. Hindi pa ako marunong, pero tiyaga ako. Okay? Oh. Eh, sige, sabi ko, nasipkit, hindi pa safe. Ba't ganun siya? Si Gary, si Victorian, ko. Natutuwa ako sa bakit yung natin yung ating naging birthday. Natutuwa naman ako sapagkat talagang nag-response, no? Nakinig sa Bible study, nag-assist sa Lord, at dumalupad. Okay, actually, hindi mo inasahan, Brother Paolo. Hindi mo inasahan sapagkat dalawang Bible study, ini-invite nila, mismisipot. Kaya nung Biyernes, hindi nila napuntahan. Kung kailan sila hindi napunta, tsaka dumalupad. Huwag inapuntahan. Parang naganda na doon. Ganyan naman. Natutuwa ako. Nakakatuwa na nakakalungkot. Kasi pagkat mahina na sila pare-pare, di ba? Mahina na. O, ito mo. Iipag-ipag na lang. O, ang tayo? Ganun-ganun na lumakad, mga bata. Ito mo. Yes, I miss mo. Nung panahon malakas, ayaw. Di ba? O, nung mahina, tsaka doon. But anyway, I believe, hindi pa hindi ang lahat. Amen? Hindi ko na lang, bibigyan pa kayo ng Diyos ng pagkakataon na makapaglingkod sa Kanya. Amen? Amen. So, huwag yun ang sayangin yung panahon na. Huwag yun ang sayangin. Again, gawin mo ang magagawa mo sa Panginoon bago maging huli ang lahat. Alright? Ha? Okay. Napanglatong na na, what did she do? Okay, kasi makita, okay, ano ang kanyang ginawa? Paano niya? Ha? Ginawa ito. Alright? Paano niya ginawa ito? What did she do? Ano nga ba at paano nga ba ang kanyang ginawa at ang Panginoon ay nalugod? Alright? Ano sa Panginoon? Kailanman ipapakala ng Ebanghelyo, yung ginawa ng babae ito ay laging maaalaala pa. Bakit yung sabi niyo? O, makita niyo, dahil sa kanyang ginawa. Alright, kaya now, what did she do? What is verse number? Okay, notice verse number, yes. Okay. Number 3. Again, ha? Alright, tagalig po yun. And being in Bethany, in the house of Simon the Leper, as she sat at meat, there came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard, very precious, and the elemento, pakibasa nga. Okay, ano ginawa ng bae? Binasag niya. Dari nga? Binasag niya yung pabango, tsaka niya ibinuhos sa ulo at paa ng Panginoon. Alright. Ito ka, binasag niya. Ano yung sabihin, mag-binasag? Wala siyang, walang planning babae na magtira para sa kanya. Kaya binasa niya. Ang kanyang plano, ibubuhos ko itong lahat sa kanya. Wala akong ititira na para sa akin. Lahat na ito para kay Kristo. Amen? Hindi niya rin talag na mawalan ako, mawalan man ako ang mga nakibigit ko lahat sa aking Panginoon. Okay? Ano sabihin? She gave it all. Pakibasa nga, she gave it all. Alright? Ha? Hindi niya iwisik. Okay? Hindi niya ipinata. Hindi mo ipinuhos niya lahat. She gave it all. Alright? It means she gave her best. Henry Bishop, doon nakita nyo yung kanyang puso. Alright? She gave her best. Kaya nga, ano man ang gagawin natin, whatever we do for God, we must do all for His glory. Giving the best. Any reason? Amen? Dadalo ka paglinggo, giving the best mo. So, ito'y pinakamagalang ng damit. Amen? Amen? Punta ka na naman. Pag nag-aawitan, umawit ka. Ibigay ko yung pinakagalas mo. Gusto
kumakanta ka, nahihiya ka pa, pero pag nagbibidyo ka, sigaw ka lang sa iyo, busit na bahay mo. Amen? Pag dito ka kanta, tsaka bubulong-bulong ka, pag sa video ka, sigaw ka lang sila. Nakikinig niya sa akin? Hindi ka lang hinahalaan ka ba ng kapibahay mo? No, nagbibusit sila sa iyo. Iba rin eh? Pero pag dito ka kanta ka, ibibigilin mo yung pinakadabis mo, matutuwa pa ang Panginoon. Nakikinig niya sa akin? Give your best. Huwag ka mag-listen. Tandaan itong prinsipyo, hindi kailangan ng Diyos. Nakikinig ba kayo? Ang Diyos, hindi siya waiter. Ang Diyos ay hindi waiter. Siya'y ating Savior. Siya'y ating Lord. So, hindi niya kailangan ng tip. Ang kailangan niya is what? Ha? Ano kailangan niya? The best offering. Because sa bakit ibinigay niya yung the best niya para sa atin. Nagiging ba kayo? Energy siya? Mm. Okay. Kaya nga, give your best, Christian. Give your best. Sabi ko nga, bakit nag-commitment tayo? Kanina nga, nag-commitment kami. But, yung commitment kanina sa Lumban, umabot ng 28,000. Pero meron pang hindi nagkukumit. Kaya kaya natin mapataas kayo. Alright? Okay. So, naunay din ang commitment para sa ating anniversary. Alright? No, bakit natin ginagawa yun? Sa ganung paraan, ay hindi tayo mag... ay maiwasan natin magbigay tayo. Naku, ano lamang yung maisipan natin. Nakikinig kayo? Binigyan kayo ng papel, binigyan kayo ng volume para ibigay niyo kung ano ang nasa inyo. Talakas na? Puso. Ang sukatan doon, walang presyo. Ang sukatan, gaano mo inibig si Kristo? Ibigay mo rin. Inyong privilege galing sa puso yun eh. Alright? Okay, sir. Now, kung ikaw, kung yung gagawin mo kaya, ay katulad ng ginawa mo ba nito? Iniwala ko, sasabihin din sa'yo, sa anong ipangalan ang ebanghelyo nito, yung ginawa mo ay aalalahanin pa rin. Yun ang ating grow. At mabiging lugod natin ng ating Panginoon. Alright? Naanak niyo? Hindi nagkira yung babae? Wala siyang hindi niya tinipit ang Panginoon. Di ba? Hindi niya tinipit. Kundi ba? Ibinuhos niya na. Ngayon, naalala ko rin yung dalawang pumasok sa templo. Yung isang babaeng balo, tsaka yung isang, anong trabaho isa? Yung isang babaeng balo, tsaka yung isang, ano yung isa doon? Navy ako, Navy ba yun? Doktor. Ang trabaho isang yung isang babaeng balo, diba? Puro ito, hindi ba? Pumasok sila, di ba? O, yung isang publikano. Hindi siya Navy, publikano siya. Di ba? O, okay. Yung poor widow, ang pera lang nga na yung what? Tatlong lenta lang. Di ba? Pambili ng pagkain niya, pero inlugin yung lahat doon sa kabangyaman. Yun ang publikano, mayaman siya, mayroon siya pera, nagbigay siya. Okay? Nagbigay siya, pero marami pang nalabi sa kanya. Sabi ng Panginoon sa mga alagad niya, sa palagay niyo, sino ang gumawa rito ng tama at kaibig-ibig? Siyempre, ang sasabihin ng iba, yung mayaman, kasi marami binigay. Sabi ng Lord, marami pang natira sa kanya. Hindi niya para ipaghira yung kanyang ginawa. Samantalang ito, yun lamang ang kanyang sarapin, pero ibinigay pa niya lahat sa Panginoon. Nakatingin po? Ang laging sinusukot na ng iswap, yung ating pagkakas nga? So, gaano mo siya ibinigay? Yung bang ginagawa mo, yan ba ang pinaka-the best mong magagawa o meron ba? Nakikinig sa akin? Whosoever this gospel shall be preached throughout the whole world.
this also, that what that she had done shall be spoken of for a memorial of it. At tinasabi ito, na humilang pa ng libo ng, nakikinig pa ko sa akin, this is, tama ba? Nakakadalawang libong taon na, mula sa panahon ni Kristo, nung hindi ginawa ni Mary, nakakadalawang libong taon na higit na. Nakakadalawang libong taon na, pero pinag-uusapan pa rin siya. Bakit? Simply because she gave her what? Baka nakasin na, she gave her? She gave her best. Amen? She gave her best. Okay, so kaya I challenge you tonight. Ano man ang gagawin mo sa Lord, be sure, ito na yung pinaka-the best na magagawa mo. Amen? At kung may pinaka-ano ko pang gagawin, gawin ko na. Baka mahulina ang lahat. Amen? Hindi mo pala tanggap si Kristo na tagapagligtas, hindi ka patiyak na sa heaven ka pupunta o sa langit ka pupunta pagka namatay ka na, tanggapin mo na ngayon bago maging huli ang lahat. Amen? Ligtas ka na, pero hindi ka pa nabaptize. Anong hinihintay mo? Be baptized. Si Kristo nga, nagpabautis mo. Bilang halimbawa, hindi mo gagawin. Be baptized. Amen? O meron ka bang, meron kang planong maturuan, masave, bago mamatay? Alam mo na. Amen? Lalo mo bang maghintay sa Lord? Meron ka bang planong ibibigay mo sa Kanya? But again, give your best. Huwag kang magkait sa Panginoon. Give your best. Tayo na dito ko ngayon.